Morning mga kabirds. So another day, another video. So magpapa-check up ako ngayon. So tingnan natin ang health system dito sa Canada. But alam ko na naman, walk-in lang ako. Although tumawag na ako sa family doctor ko, pero pwede daw ako mag-walk-in kasi fully booked na sila ngayon this day. Monday ngayon, so kaya fully booked na. So isisingit lang nila ako sa time ni doctor ko. Ayun. So ano dito, pag mga ganito mag-iintay ka patiently. Ayun, kasi hindi naman kumbaga emergency. Kung emergency na yung situation mo, magpapa-ambulance ka. So yung mga ganitong sitwasyon, mag-iintay ka kasi hindi naman duguan. Yun. Kasi minsan may nakikita ako mga video na pangit pa din daw ng system dito sa Canada kasi nga mag-iintay ka. Pero the truth is, kahit sino ang tanungin nyo, maganda pa rin naman ang system dito sa Canada compare sa Pilipinas. Ang pagkakapark ko, nakaakyat sa ano, gutter. Ay nako, tagal ko na hindi nagagamit tong truck ko. Ay ay ay. So, as usual, papainitin muna natin ang sasakyan bago lumayas. Ay, naku. Yung pangkayod ko nandun sa van. Yan. Kaya gusto ko rin to pick up kasi mataas. Tingnan ko lang. Ayun, nakita. Sprayan ko muna siguro. Sprayan natin kung matatanggal ko. Ito lang sa part ko ang nawawala ang pagkula doon sa kabila. Yan. Kasi yung nabanggit ko nga sa inyo mga kabirds, yung spray nito, nasira nung kinugudgud ko, naputol yung kanyang ano, daanan. So para hindi tayo masyadong hindi kayo masyadong mabori, magkwentuhan muna tayo abang nagpapainit nitong sasakyan. So, ano ba yung pwede nating mapagkwentuhan about sa healthcare? Although na topic ko na din naman to. Pero mostly kasi yung ano natin sa Philippines ang magkasakit. Although bihira naman sa atin ang may mga sakit at wala, hindi nakakapagpa-check up. Kasi sa relatives ko, wala naman na wala sa kanila yung madalas magpa-check up kasi nga may mga bayad at wala naman yung mga kung ano yung mga common na ano dito sa atin, yung mga annual na blood, ano tawag nun sa atin, annual blood works so, annual yun. Oo, so hindi nagagawa yun sa Pilipinas yung mga check up ng mga lalo na sa mga babae, ano nila, ovary, or yung, ano nga tawag doon sa, pag 40 years old ka na, parang, yun, basta may mga, chine-check sa, ano, hindi ako masyadong pamilya, kasi hindi ko, pap test, hindi ko masyadong, ginagawa yun, kasi nga, I'm scared, tapos, pag 50 years old ka na, makaka-receive ka ng letter from Canada na kailangan mo magpa-mammogram katulad ng kay mama yan. Oo. So
iyon, masyadong concern ng ang government dito na sila pa ang magsisend ng letter para lang i-mammogram ka. So, yun, i-remind ka nila. I-remind ka nila. So, sa Philippines, wala naman tayong mga ganong program. So, kaya na-appreciate namin yung mga ganon from the government na yung mga taxes namin, kumbaga ramdam namin sa pagbabayad. Although, may waiting time, ano ba naman yung waiting time mo, hindi ka naman kritikan, di ba? Siguro doon sa mga taong mainipin or hindi makapag-intay, yun, kaya nagre-reklamo. Magpabo kayo. But, yun, magpabo kayo para pag, pagpunta nyo doon on the spot. Yan. Kasi pag may booking or appointment, i-entertain kayo kaagad doon sa within the time na period na pinabook nyo. Ako, walk-in lang naman. So, I can wait patiently kasi wala naman akong work ngayon. So, ang iba kasi, gusto nila mag on the spot pagpunta doon, parang Pilipinas lang. But remind mga kabirds, ang system dito, iba naman ang system sa Pilipinas. But I rather take the system dito sa Canada kaysa sa Pilipinas. Kasi maglalabas ka ng pera talaga pag sa Pilipinas. Dito, hindi ka lalabas ng pera. Maliban lang kung may prescription na kailangan bilhin, yun lang ang bibilhin nyo. So, yun mga kabirds. So, tumaas na ba yung hindi pa wala pa hindi pa tumataas yung ano ko coolant temperature. So ayun mga kabirds, so dito na lang muna bago kayo mainip sa kadaldalan ko. Okay, so idagdag ko na rin pala mga kabirds. Kasi sabi nga nila, hindi naman daw libre nga sa Canada. Binabayaran naman daw yun ng mga tao. So, which is totoo naman yun. Pero, ang kagandahan kasi nun, parang yung lahat ng tao na nakatira dito sa Canada, parang share-share kami yung nagko-contribute about sa para mag-work ang health system namin. Lahat kami nagko-contribute. So kung sino yung nangangailangan, magagamit nila yung ano, yung benefits. Ako ngayon ko gagamitin, hindi ko naman siya nagagamit. I rather not to use it. Kasi mas gugustuhin mo maging healthy ka kaysa gusto mong gamitin ang ano mo, health benefits mo. It's up to you. But for me, yung peace of mind ko na anytime na I have an access na hindi ko kailangan humugot ng pera, gugustuhin ko na yon kaysa yung matatakot ako na hindi ako pumunta ng doktor kasi alam kong gagastos ako. Ano? Wala kang pera. Oo. Na parang hindi ako pupunta ng doktor or sa Philippines na ganun ang sistema. Parang tatay ko, nagpa-dialysis siya. Yun, mahirap yun kasi magastos. Kung wala kayong supply ng pera, mahirap magpa-dialysis. Kaya ginawa ng paraan ng nanay ko kung saan siya nagpupunta. Nagpunta siya sa pag-core ata yun para makakuha ng konting tulong nila. So, yun ang mahirap sa Pilipinas pag nagkasakit. Hindi katulad dito sa Canada na doon pa lang sa clinic mo, i-refer ka na nila kung saan specialista ka pwedeng pumunta. So, kumbaga, by channel na sila. Kasi mahirap talaga mga kabirds na humugot ng pera sa Pilipinas kung wala ka namang paghuhugutan. Kaya ang tao natatakot pumunta sa doktor, di ba? Parang tinitiis na lang nila na ganun.
dito na tayo mga kabirk. Ayan. Ay. Sana maka-in ka agad tayo. Ay. So, ito yung kapiligiran. Kita nyo, wala nang masyadong snow. Nagtutunaw na. Pasok tayo. So, naka-line na. Waiting na lang para tawagan. Mga 9:22. Yan. Tingnan natin kung mabilis. Ah, wala pa naman masyadong pasyente. Iilan pa lang kami. So, ayan. So, tapos na ako mga kabreaks dun sa doktor ko. Nakausap ko na siya. Mga ilang minuto din kami. Mga inabot din ng 30 minutes. Tapos yung usap namin mga 10 minutes lang siguro, no? Mga 10 minutes. So, ano na. Mga isang oras na kami. Naghintay na ako nung gamot na prescribe ng doktor ko. So, not bad kasi hindi busy, ano? Monday kasi. Ayun. So, uwian na mga kabirds. Kuha na namin yung gamot. So, pag walang insurance mga kabirds, yung downfall pag walang insurance, yung binayaran ko dun sa prescription na gamot ko $25. Kung may insurance siguro ako, wala akong babayaran kasi covered. wala akong insurance. Yeah. Casual employee. Casual employee. So, ang casual kasi, mas malaki ang sweldo ng casual kasi nga less deduction. So yung pag mga ganitong circumstances, maiisip mo na sabihin mo maganda ang may benefits. So yun nga, depende yun kung ano yung preference nyo. Kung gusto nyo ng malaking sweldo pero wala kayong benefits, or gusto nyo na maliit na sweldo pero maliit na sweldo pero may benefits naman kayo. Yung isa pa kaya nagpapaliit ang sweldo dahil yung may mga sick time yung ganyan. So pag ako may sakit ako, clear dito, kung may sakit ako edi no work no pay. So yun ang mga disadvantage niya mga kapers. Kaya yung iba pag may pamilya, mas gusto nila na mag full time sa job. Kasi nga ba't nga ba gusto mag full time? covered ang mga anak, yeah, pati asawa, yeah, the whole family, yeah, pag may pamilya. So dadaan muna kami ng Shoppers, bibilihin kami doon. Sana pa sa Shoppers na lang din ako bumili, ano? Pwede naman yun. At least, na-explain niya sa'yo kung ano ang gamot ng isang gamot. Okay. So, yun na lang din. Dito na. Shoppers. Excuse me. Dumi na lang sasakyan ko. Kailangan na atang paliguan. Namumuti na. Yung mga puti-puti na yan mga kabirks, yun yung mga salt.
nagpapa-rust. So, bili muna kami. Pasok, pasok! Vitamins, vitamins. Ayan. Kahit alin dyan? So, nakabalik na mga kaburks. Magkano ginastos ko in total? 25 plus 40. Mm-hmm. Mga ano din 60 plus no? 70 plus sa gamot. Fiber supplement. Fiber supplement. Dahil constipated. Constipation. So, dito na po nagtatapos ang video ko ng sari-saring kwento. Canada. Sari-saring kwento. So, paano ba yan mga kaburks? Sa susunod na lang ulit. Yan. May problema kayo sa constipation, eat more fiber, gulay, at gaya ng payo ng aking doktor, diet. Don't eat too much. My goodness. Sarap pa naman kumain. So, yun. See you next time mga kaburks. As always, do what makes you happy.